Mayat maya, bibisitahin ka sa kwarto. May bisita ka. Dito ako mo, si Daniel Padilla. Hindi nakita, ah. Uy, ang sarap talaga ng feeling nila. Wag na. Alam mo, nasira na ang aming studio, Daniel, dahil sa'yo. I cannot believe it. Kaya pala nagsisiksikan yung mga tao. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mami, Eva, ano pakiramdam na may apo ka talagang... Talagang the best. Alam mo yung crush ng bayan. Superstar! Ano po ang masasabi mo, Mami? Siyempre, maligaya ako. Siyempre. Ang gwapo. Bakit, Mami Eva, bakit ganun ang mga padilya? Yung mga appeal talagang... Ang mga babae na papagano? Tapos nahihiya pa yan ng ganyang lagaya. Ah, bakit ganun ang mga padilya, Mami Eva? Talagang may mga panghatak sa mga cheeks. Cheeks? Ano, mga cheke? Wala pa lang showbiz, ang mga padilya talaga, mga sikat, mga gwapo. Ano pong masasabi nyo bilang apo, si Daniel? Aba, naku, mabait yan. Bulero. Ano po sa tingin nyo ang namana ni Daniel sa kanyang papa, Romel? Maraming nagmamahal sa kanila eh. Oo. Oo. Sweet, yung sweet. Sweet. Yung, at saka yung pagiging gentleman. Siyempre, Daniel. Ano yung papasalamat mo sa Lola Eva? Hindi, kay Ma... First meeting namin ni Mama Eva sa... Saan tayo, Ma? Fairview, no? Fairview? Maliit ka pa, no? No. Binigit niya akong pera. Yeah! Sabi si Mama Eva, ganun. Ganun talaga, mahal na mahal ko si Mama Eva. And talagang... Po, sobrang protector to. Stricta. Sobrang, oo, stricta. Tsaka huwag kang ano dahil susat, ganyan. Ganun! Ito naman, hinagla ang lola. Siyempre natural lola. Kung makasigaw naman kayo, parang may nahulog na dyan. Actually, ang memory ni DJ with Lola Eva is, medyo matagal kasi hindi sila nagkita. Pero kasi sa akin, malino pa lahat. Dahil nung ako, nasa Fairview nakatira, si Lola Eva talagang sinuport ako all the way. And then, may mga panahon pa yun na pinapahanap kami mag-ina. Kaya naman ako ay walang, ay puro kagandahang salita lang. Ang pwede kong sabihin, diba?